makikita nyo, binabaybay namin ngayon yung Marilaque. Sa ngayon, medyo chill na ride na lang dahil nga pinatupad na yung 50 kilometers per hour na limit. So, hindi ko alam, malay natin sa kahit saan dyan, biglang bumulaga yung mga pulis. So, daan-daan lang tayo. Medyo okay din. Mas na-enjoy mo yung lugar. Tsaka tipid sa gasolina, di ba? Daan-daan lang. High gear, low rev, di ba? Tipid sa gasolina. So, punta kami ngayon sa Paseo Rizal. Isa sa mga madalas na impuntahan. So, kita-kita na lang tayo doon. Actually, malapit na tayo. Ito na yan tayo. Ano nga? Ayun. Okay, destination na. Wala. Diba? Entrance pa lang, klase na. Ewan kung mapapansin nyo to dito, ah, pero tignan nyo. Ginawa talaga to ng may tinapal na ano dyan habang basa pa yung semento. Tinapal yung mga dahon. So, napaka-artistic ng may-ari talaga dito. Kada hakbang may makita kang art. Fireplace, so binubuksan nila to pag malamig dito kasi talagang lumalamig din ang husto dito. Minsan kami nakapunta dito ng pag-ulan, talagang lumalamig talaga ng husto dito. Mas pagpahinto na siya ang bilis, nakakatawa. Bahay mo. Ay lang kayo dyan. Pagluto mo to, ito, ibang meron siya, bigyan mong pritong itlog. Uy, pakain naman yan. Yung old school na pang grind ng coffee, no? Stig yan, ha? Stig na siya naman. Actually, ibang gawa nila dito. Binibenta nila. Thank you.
Ito ay sa panilang art gallery. Ay, uwa. Kaya lang ang ano niya, nakikita niya yung galo-galo. Hindi ko naman ang talaga namin dito. Panoorin niyo kaming kumain. Mangit kayo. Mamaya sabihin namin kung paano nakapunta dito. Yung goal talaga namin, mapakita sa inyo yung mga lugar na sa tingin namin ay sulit. So, ano pa sa'yo? Ano pa yung sulit? Basta masarap. Masarap. Iba, mura, ganun. Pero kung presyo pag-uusapan. Ano kumura? Feeling ko hindi ano, oh, ang sulit. Sabi nga ni Bimby sa Nido, it's getting more than what you paid for. So, siguro sa iba mahal 'to, sa iba mura. Subjective ang presyo. Pero yung binayad mo worth it ba? Kung ito 100 pesos o ito 200 na exceed by expectation mo. Para sa inyo yung sulit. At ayun yung goal namin, mapakita sa inyo ano yung para sa amin is ulit. Sa amin lang naman, so pwedeng iba yung opinion nyo. Pero para magka-idea din kayo kung saan pupunta. 2 hours away from Manila. Punta na kayo sa ganito, ganito ng lugar. Ito sulit na sulit ng lugar na to. Tingnan mo naman yung lugar pa lang. Yung daan, sa daan pa lang nakaka-relax na yun, daan pa lang papunta dito. Mismo. Parang kakaiba eh. Tsaka malamig. Malamig. Despite niya tanghali ngayon, dos-dos, hindi ganun kainip. Sa may fireplace. So, syempre, gusto rin namin makapunta kayo dito. So, kung magko-commit kayo, mula Cubao, sakay ka ng Kogyo. No? Kogyo Jeep. Gantong klaseng Jeep. Mula Kogyo. Sakay ka na? May sila kaya niya na? Oo, kung may diretso ng Pasampalok o ano. Basta kami sa Kogyo may terminal nito. O masasakyan. May bay nyo lang yung buong kabaan ng Aurora. Aurora Boulevard. Wala na kayong ibang dire-diretso lang. Lang liku-liko. Dire-diretso lang. Makakikita nyo na to. Hour and a half or two parating na ini from Aurora. So sa pamasahe, kung mamasahe ka papunta dito 100 no? Ang 100 sa jeep papunta. Papunta. Alright, sulat. Mami bago ang sanit ilalagay. Okay, may tatak na. Alright, uwi na.
sobrang busog, nakabusog dun. Susulit mo silit yung pera nyo dun pag nagpunta kayo dun. Hapon na oh, 3:30, pero promise yung hangin parang pang umaga, alas 8 ganun. So yun, sana mapuntahan nyo rin sila. Sobrang worth it, tsaka hindi naman ganun kalayo yung biyahe din. Isang oras at kalahating oras mula Cubao. Okay. Okay, samahan nyo ulit kami sa susunod naming paggala at pagkain. Panoorin nyo ulit kaming kumain. At hanggang sa muli. Yan, napakagaling niya. Sobrang excited. Yung motor, iniwan niya sa labas. Pati susi. Bilisan mo, baka biglang kumanan niyang motor. Mas magaling ka dyan. Hindi, i-explain mo bakit mo iniwan yung kakanin. Susi sa motor. Ang ano ng kakanin to eh.